love me. I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the three. Be quick to click and break the peace. No respect for what they. Kamusta ka, anime? Ito na ang part 47 ng Kanagawa All-Star. Disclaimer lang po. Ito ay fanfiction o fanmade lamang na ginawa for entertainment at para rin sa mga tunay na nagmamahal at sumusuporta sa slam dunk. Wala po ito sa anime o manga. Ang mga karakter sa story ay pag-aari ni Mr. Takehiko Inoue. Pero bago natin umpisahan, recap muna tayo sa part 46 kung saan nga ay nakabawi si Sakuragi kay Sawakita at nagawa naman makatres ni Jin. At para naman sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please click the subscribe button pati ang bell icon para ma-notify ka sa mga bago nating video na ilalabas. Pa-follow na din po ang aking FB page. Maraming salamat. So tuloy tayo. Diba si Jin ng kainan yun? Yung champion nung nakaraang taon? Dito sa distrito ng Kanagawa? Oo, siya nga. Sila yung nag-back-to-back champion. Usap-usapan ng mga manonood. Ano masasabi mo sa shooting ni Jin ng Kanagawa? Ha, Kishimoto? Tanong ni Coach Dumoto. Maganda po shooting niya. Kung itatapat siya sa tatlong shooter ng Osaka, masasabi kong halos parehas lang. Pati si Mitsui na nasa bench ngayon. Masyado malalim ang magiging bench ng Kanagawa sa darating na tournament. Nakakasigurado ako na marami talaga sila papahirapan na manlalaro. Baka nga sila pa ang mag-champion. Pero syempre, di kami papayag na mga taga-Osaka. Pagbubutihin namin ang aming pagsasanay. Tugon ni Kishimoto. Tama ka sa sinabi mo, Kishimoto. Pero di ako sumasang-ayon sa sinabi mo na sila ang magcha-champion. Kung nagawa nilang talunin kami sa Inter-High, etong darating na tournament, di na nila mauulit yun sa distrito ng Akita. Buong loob na sabi ni Coach Dumoto. Si Jin, tahimik lang siya na tao. Pero maaasahan mo pagdating sa shooting. Para siyang secret assassin. Di mo alam kung kailan aatake. Lalo na pag naglandi ang kamay. E sure na ilista mo na dahil siguradong puntos na. Sambit ni Uzumi. Tama ka dyan, Uzumi. Kami nga rin naka-teammate niya. Talagang malaki ang paghanga sa kanya. Di mo kasi siya makikitaan ng kayabangan sa katawan. Diba ano, Kyota? Sambit ni Maki, sabay ngisi nito. Oh, bakit ka sa akin nakatingin, pre? Di naman kaya ako mayabang, sadyang magaling lang. Buong pagmamalaki ni Kyota, sabay tawa nito. Napangisi na lang sa kanila, si Sendo. Si Mitsui naman, napapaisip na lang. Lalo na, at nakikita niya na may papalit na sa kanya sa posisyon bilang isang 3-point shooter. Sabay bulong nito sa sarili. Jin, ikaw na ang susunod na shooter ng Kanagawa. Ganun talaga. Hindi habang buhay, malakas at bata ka. Kaya ipapaubaya ako na sayo. Pero di ibig sabihin nun, di na kita lalabanan pag nagkaharap tayo sa Winter High. Oy Mitsui, ano ba ang iniisip mo? Tanong na mga kasama niya na nakaupo sa bench. Ah, wala ito. Tugon ni Mitsui, sabay ngisi. Balik tayo sa laro. Hawak na nga ni Sawakita ang bola at dinidribble niya na ito. Konting oras na lang. Halos wala ng 2 minuto ang natitira sa oras. Kailangan na namin sila malamangan. Bulong ni Sawakita sa sarili nito. Dagdag pa niya, mahigpit din to ang pagbabantay sa akin ng kulot na ito ah. Di ako makahanap ng butas para makalusot ako. Mahigpit ngang binabantayan ni Fukuda si Sawakita. At talaga namang ginagawa niya ang lahat para mapigilan si Sawakita
na makagawa ng puntos. Dahil di makawala si Sawakita sa ginagawang pagdepensa sa kanya ni Fukuda, kaya ipinasa niya na lang ang bola papunta kay Moroboshi. Pagkakuha nga ni Moroboshi sa bola, sabay sa laksak nito. Dahil nakatuon ang atensyon ng Kanagawa player sa may hawak ng bola, di napansin ni Jin na umikot na pala si Minami. Isang bullet pass nga ang ginawa ni Moroboshi kay Minami. Pagkakuha nga nito, sabay release agad nito ng bola. Di na nagawa pang mahabol ni Jin. Pumasok ka. Huwag mo ako biguin. Sambit ni Minami sa sarili nito. At yun nga, pumasok ang tira nito. Puntos para sa All-Star. Ayos. Nakabawi sila sa ginawang tres ng Kanagawa. Sige, talunin nyo sila. Kaya nyo yan, All-Star. Sigawan ng mga fans ng All-Star. Nice, Minami. Ang ganda ng pagkakarelease mo. Kala ko, di papasok kasi sobrang bilis ng pagbitaw. Wika ni Sawakita. Nice pass din, Moroboshi. Kaya natin to. Walang susuko. Laban lang. Oo, tatalunin natin sila. Sagot naman ni Moroboshi at Minami. Napansin nyo yung pasa ng kulot sa All-Star? Ang bilis. Kung mahina ang braso ng sumalo, baka hindi yun nakuha. Bukod dun, yung pagbitaw ni Minami, parang isinabay niya sa paggalaw ng bola. Ang galing! Paghanga ni Takamiya. Hoy, Tabachoy, kanino ka ba kakampi? Ha? Paninita ni Oksu. Siyempre, sa Kanagawa, tugon ni Takamiya, sabay ngiti nito. Dahil sa tres ni Minami, napababa na naman nila ang kalamangan ng Kanagawa sa isa. Ang score ay 65-64. Favor pa rin para sa team ng Kanagawa. Tara na, depensa na. Wala nang 2 minuto ang natitira, sigaw ni Masashi. Oo, gagawin natin ang lahat. Matalo lang sila, sagot na mga kasamahan niya. Hawak na nga ni Miyagi ang bola at mabilis itong umatake. Sabay pasa kay Fukuda. Paghawak nga ni Fukuda sa bola, sabay naman itong hinaras ni Sawakita. Sige kulot, subukan mo kung makakalusot ka. Sambit ni Sawakita habang matalim ang tingin nito. Pilit naman siyang pinapuwersa ni Fukuda. Yun nga lang, di nagpapatinag si Sawakita. Grabe naman ang depensa nito. Di ko man lang siya mapausad, bulong ni Fukuda. Fukuda, ang bola, ipasa mo. Huwag mo ipilit, baka masundot ang kanyan, sigaw ni Miyagi. Dahil sa sinabi ni Miyagi, mabilis niya ito ipinasa kay Jin. Pagkakuha ni Jin sa bola, sabay iniikot nito ang mata sa paligid at naghanap ng magandang papasahan. Si Sakuragi at Takagi, parehas nakaposte. Pero mukhang mahihirapan sila na makapuntos malapit sa basket. Biglang sumenyas sa kanya si Sakuragi na humihingi ito ng pasa. Sige Sakuragi, alam ko kaya mo, sambit sa sarili ni Jin. Padrap ngang ipinasa ni Jin ang bola kay Sakuragi. Pagkakuha ni Sakuragi sa bola, sabay atake nito. Yun nga lang, di niya mapuwersa si Morishige dahil nakatukod ang kamay nito sa bewang niya. Magulang ka talagang pakulaw ka, inis na sabi ni Sakuragi. Pero di nagpatalo si Sakuragi. Sabay pihit nito at nagawa niyang makawala sa pagkakadepensa ni Morishige at mabilis siyang nakalapit sa basket at isang reverse na tira ang nagawa niya. At yun, pasok ito. Puntos na naman para sa Kanagawa. Ayos na Michi. Isa na naman nakakahanga na tira. Sigawan na mga kaibigan niya. Sakuragi, pinapahanga mo talaga ang nanonood sa'yo. Ibang klase ka. Wika ni Sendo na nasa bench. Dahil sa reverse shot ni Sakuragi, muli na naman nadagdagan ang kanilang kalamangan.
ang score ay 67-64. Favor pa rin para sa Kanagawa. Nagpapalitan nga lang ng score ang magkabilang team at malapit nang maubos ang oras. Sino kaya ang mananalo sa tune-up game na to? Abangan natin yan, mga ka-anime. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!